natang binata ka na. Kay tagal ko naghintay. Hi! Kumusta na kayo? Jin, kitagal natin din nagkita. Binata ka na rin. Uy, Jin, ganda niyo. Oh my. Mosi! Mas lalo kang gumanda ngayon at naging charming kaysa nung huli tayong nagkita. Salamat! Uy, kailan ka ba dumating? Nakita ko pala yung poster mo, maganda ah. Siya nga pala, doon ka pa rin ba nakatira sa sin? Uminom muna tayo. Ano? Sige, sige sure. Oh. Pero teka lang, pwede bang umuwi ka muna at magpalit ka ng damit? Tara na. Gawle, di ba sama? Laga na. Hindi ako makapaniwala. May nabubuhay na kasing ganda niya. Para siyang diyosa. Kay hirap abutin. Cheers! Buti naman at nagkita-kita pa tayo. Sana naman, hindi pa kaya nagbabago. Wala naman nagbago sa amin. Si Simen, linggo-linggo, nagpapalit ng girlfriend. Hindi ako, si Michio. Hindi ah. Hindi ako tulad mo. Aso, kumusta ang kapatid mo? Ah, kinasal na siya noong isang taon pa. Sa Switzerland nakatira ngayon, kasama yung asawa. Talaga? Di ba close kayo magkapatid? Siguradong mismo na siya. Huwag mo siyang alalahanin. Merong babaeng kamukhang kamukha ng kanyang kapatid. At yon ay si Sansay. Loko to! Hindi siya katulad ng kapatid ko. Malayo siya sa utol ko. Talaga? Lay, bakit ang tahimik mo? Nababagot ka ba? Narito na si Chin. Alam ko, narito siya. Kagaya pa rin ang dati si Lay. Babalik din niya sa normal kapag masaya na yan. Alam ko naman. Lagi naman ganyan si Lay. Hindi ah. May problema? Chin, ba't ka nagpakuha ng ganun? Masyadong revealing para sa akin. Ano ka ba naman? Wala naman ako nakita eh. Hanggang dito lang naman nakuha niya. Lay, ano ka ba naman? Masyado akong conservative. Huwag kang mag-alala, trabaho lang yon. Chin, hindi ikaw yung typical model. Ayoko lang yung ginawa mo. Natutuwa naman ako at concerned ka sa akin. I like you, Ling. Come on, tama na yan. Uminom na lang tayo. Chin! Oh, sige, uminom tayo. Tama, para sa ating lahat. Halika mo kami rin. Cheers! Wow! Nandito tayo para magsaya. Ano ba? Ano? Ah. Yan ang gusto ko. Cheers muna. Yes. Bakit hindi ka kumakain, anak? Hindi ako gutom. Pero napakamahal ang isdang yan. Kumain ka naman kahit nakaunti lang. Sige na. Hindi po ako gutom. Ah! Nasa isda! Honey! Bakit mo kinakain yan? Ano ka ba naman? Ako hindi. Hindi marunong magpahalaga ang kabataan ngayon. Kung anong meron, ayaw nilang kumain ito, ayaw nilang kumain nun. Kung alam lang nila ang hirap ng buhay, hindi lahat ng oras may pagkain, di ba? Tama. Alam mo ba ang hirap ng buhay namin noon? Ipinibenta ko ang sarili kong dugo. Oo, pero para sa dugo, yun na lang kasi ang alam namin gawin. Pagkatapos noon, dinala ako sa ospital dahil sa anemia. Halos maubusan nga ako ng dugo noon. Huwag ka nga bibili ng isdang madinik. O ito nga, tignan mo. Hindi, huwag ka na kumain ng isda. Tataas ang presyon ng dugo mo. Tataas ang triglycerides mo. Tataas ang kolesterol mo. At sa huli, dadalik ka na naman sa ospital. Dahil naman hindi kumakain si Sanchay. Mahal ang isda. Amigyan mo ko na kalahati. Sige daw. Mahingi naman. Sa akin na kalahati. Ang daddy niya, CEO ng isang malaking korporasyon. At ang daddy ko naman, nagbibenta ng dugo. Paano kaya ako magiging katulad ni Teng Tan Shin? Sansay! Sansay! Ako ito! Si Shing He! Sandali lang, antayin mo ako! Sansay, ano ka ba? Si Shing He! Shing He? Oo! Sa junior high school? Anong ginagawa mo rito? Kalilipat ko lang. Yumaman na rin ang daddy ko. Pinagbili ang namanan niyang lupa. At doon na kami yumaman.
Nangangamba ang daddy ko, baka hindi ako mapabilang sa mga elite. Kaya magkakasama na naman tayong muli. Oo nga, matagal na rin panahon, natutuwa naman ako nagbalik ka. Ako rin. Narinig kong narito ka. Dati takot akong pumunta rito, pero ngayon malakas na ang loob ko. Dahil narito ka. Nako, sige na nga. Mabuti pang... Huwag mo na muna ako sigurong kausapin. Bakit? Ikaw lang naman ang kakilala ko rito ah. Ikaw lang naman ang nagmamalasakit sa akin eh. Bakit ba? Bakit hindi kita pwedeng kausapin? Oh, sige, sige, sige na. Hindi na. Tayo na. Ah, talagang nakakagulat. Siguro, maraming celebrity dito. Siguro, pero hindi ko sila kilala. Aba, sino sila? Mga artista ba? Hey, kamusta kayo? Naku, huwag, tumigil ka! Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo tumahimik ang buhay mo sa school na ito, iwasan mo sila, maliwanag ba? Bakit? Huwag ka nang magtanong, tayo na. Sensei, merienda muna tayo. Salamat, pero hindi naman kailangan. Ang dami naman ang binili mo. Okay lang, para maraming pagpilian. Alam kong mayaman ka, pero hindi ka dapat gastos ng gastos. Alam ko yon, Sensei. Salamat. Miss ko na noong mga bata pa tayo. Pero ang laki na ng pinagbago mo ngayon. Ako, mahirap pa rin tulad ng dati. Hindi ako nagbabago. Ako pa rin ang dati mong kaibigan. Teka, pumupunta ka pa ba doon sa tempura stand sa harap ng school natin? Ipabibili ko sana sa daddy ko. Para ano naman? Para may tempura stand sa labas ng bahay ko. Sobra ka naman. Gusto mo ba? Papupuntahin ko siya rito. Hindi! Tama na nga ang biro. Natutuwa ako, nagkita tayo ulit, Shingha. Magpakasaya ka na ngayon, Shingha. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Talaga masaya lang ako. Anong locker number mo? 150, ikaw. Ako, 174. Ah, 174. Tulad ng dati. Ha? Huh? Bakit may red slip dito? Bakit siya nagkaroon ng red slip? Dahil ba sa akin? Ah. Ito ba ay welcome para sa mga transfer student, ha? Huh? Ano na naman ang gusto ni Dummings? Sobra ka na! Ni hindi mo kilala si Shingha! Ano bang atraso na gawa niya sa'yo? Sabihin mo! Ikaw lang naman ang dahilan, Prinsesang Yagit! Nagtatanong ka pa. Anong ibig mo sabihin? Ano nga kong dahilan? At huwag mo akong sinisigaw-sigawan ha, utak lamok! Ako, utak lamok? Matalino ba mga kaibigan mo? Si Shingha... Oh, sino pa bang tinutukoy ko? Tignan ko lang kung sino unang makikick out sa inyong dalawa. Gusto kong bawiin mo ang red card na yon. Nagpapatawa ka. Wala pa nag-utos kay Dummings eh ng ganyan. Inuulit ko, bawiin mo sa kanya ang red card na yon. Umalis ka nga dyan. Bakit ka bumabatol sa babae? Tumigil ka nga. Yan ang gusto mo, hindi ba? Di ba siya ang gusto mong barkada? Maghintay ka ng parusa. Sobra ka na! Hindi kita mapapatawad! Mag-isip ka nga. Ginagawa mo yan sa walang kwentang tao. Oo, at wala kang pakialam.